Ito na yata ang tinatawag nila na Big C. So guys, parang dati lang ito na yata ang Devil's Corner. Ito na nga ang Devil's Corner, guys. Kasi kapag may... Hello guys, good afternoon. Magandang gabi, magandang umaga kung anong oras nyo man pinapanood to. Meron na naman tayong bagong content for today. Welcome to Gamay Vlog. Again, sa mga bago lang sa aking channel, this is King Paul Mikes. And in this video guys, is magbivisit lang tayo ng isang coffee shop na dito along Marilake. So guys, kung matatandaan nyo, yung vlog natin nakaraan is Ahon Cafe. So yan yung Ahon Cafe, oh, sa harap nyo. Yan, yan yung Ahon Cafe. Dito na ako nagsimula ng vlog from Pasig, kasi alam ko kung pwede nyo panoorin yung vlog ko papunta dyan sa Ahon Cafe. So nadaanan na rin naman natin, kaya dito na ako nagsimula ng vlog. Umalis tayo ng Pasig kanina ng 3:35. Ngayon is nandito ngayon tayo sa Ahon ng 4:15. Pupunta tayo ngayon guys ng Palpitate Coffee along Marilake. Hindi ko alam, check natin gaano pa siya kalayo. Yan. So ayan, 22 kilometers, dadating tayo ng 4:52. So ayan, magmamarilaki tayo guys. So good luck. Medyo malayo siya eh. Lalampas pa to ng Pico de Fino Cafe. So yun yung ating sign. Pero lalampas pa to ng Devil's Corner. So good luck guys. So guys, yun. So ito yung first time kong aakyat ng Marilake. And yun, samahan nyo ako guys. Time check 4:16. Tingnan natin anong oras tayo makagpunta dun sa Palpitate Cafe. Tapos, yun guys, tingnan natin kung saan tayo dadaan pa uwi. Kasi iniisip ko din, baka dumaan tayo ng Rizal na lang. Morong, Binangonan, yung way na yun. So, yun guys, nandito tayo sa Boso-Boso Highlands. Yan, so, chill ride lang tayo. Hapon ko guys, hapon ako nagpunta kasi yung init, ayokong matindi ang init sa tanghali, parang summer na, 'di ba? Kala ko tag-ulan na. Okay lang sana makulimlim. Pero inisip ko ngayon is pupunta tayo afternoon na lang para hindi na mainit, hindi na matindi yung init. Hindi masakit sa balat. Ayan. First time kong actually sa ibang vlog, pag nakakotse ako, nakikita nyo na rin yan siguro. Pero yung first time kong mapapakita sa inyo ng nakamotor. Yan, may mga kasabay tayong nagbibisikleta. Naghahanap pa ako kanina ng pwedeng pasyalan nating coffee shop. So may nakita ko along Binangonan, pero kasi gusto kong mag-rides dito sa may Marilake. So huy, kaya naisip ko, ayan, naghanap ako, eh nakita ko aesthetic tong Palpitate Coffee. Sana nakikita nyo. Ganda, diba?
guys, papuntang Baras. To Baras na to, yung area ng to. Ayan. Diyan sa kabilang yan, may tagus yan papunta sa bayan ng Baras mismo, sa town proper. Nakadaan na ako dyan, sobrang ano lang, masukan. Parang nakakatakot siyang daanan paggabi. Pero may mga kabahayan na din. Yan, perspective nyo naman guys, pagmumotor dito ng hapon. Yan, feeling ko dito na magsisimula yung talagang ano yung Marilac ride eh. Ito talaga yun eh. Paahon eh. Or 35. So mga 5 o'clock daw tayo nandun. Ay, nag-uwian na sila oh. Nag-enjoy na sila. Ah. Tayo magsisimula pa lang. Okay na yan, para wala tayong masyadong kasabay mamaya. So nga lang madilim na pag-uwi. So hindi tayo masyadong magtatagal din dun. Ayan na, uwian na sila. Pero may mga kasabay pa tayo nagmamotor guys eh. Ingat lang tayo dito guys. Gawa ng marami. Chill lang tayo. Woo, ito na, sigsag na. Iwas tayo sa mga curbs. Ang mga banking boys. Ayan na, bagong asfalto guys oh. Yan ang mga gustong gusto ng mga nagbe-banking. Uy, banking kayo na naman. Lumalampas sila sa lane eh, no? Yan, nandiyan sila yung mga maliliit na business. So guys, sigisimula na ang ating zigzagan. Ikot. Huwag tayong masyadong... Mabengkeng, baka mabengkeng tayo dito. Ah! Kakatitulo yung ilong ko. Lumalakas ang hangin. Buti hindi naman umuulan, nakakatuwa. Sana patuloy na yan, huwag umulan talaga. Ihandahan tayo, sigsag na talaga. Ayan na talaga ang sigsag. Ayan na ang Palo Alto guys. Ayan, this is Palo Alto. Ride safe. Marake is not a racetrack. Uy! Sabing hindi nga to race truck eh.
Kilometer 45. Dito na tayo sa kilometer 45. Ayan, oh, dami nang bababaan, guys, oh. Alam mo, medyo malamig yung hangin. Malamig yung hangin at nakakatuwa yun kasi feeling ko kanina ang init. So, at least yan, malamig-lamig. Nagpapahinga yata sila. Nando, oh. Loud mufflers disturb nocturnal animals. Kaya bawal dito talaga ang mga ano, mga open. So yun na pala yung Masungi Geo Reserve. Ay nakalagay dun. Kaya bawal dito yung mga open pipe. Bawal na bawal. Nakaka-istorbo kayo sa wildlife. Ito na yata ang tinatawag nila na Big C. So guys, ito na yung Big C. Ito kilometer 47, guys, oh. Masungi Geo Reserve. Ito na ba yung Big C? O hindi pa? Ay, parang hindi pa to yun. Diba pala yung Big C? Na, parang dati lang niloloko yung mga kasama ko dito pag pupunta kami dito na kotse. Parang ako, sabi ko magbabanking ako eh, pero na kotse. Ito yung, ito na yata yung kubo na tinatawag. Ay, tama ba? Hindi pa yata ito yun. Ito ba yun? Hindi ko alam yun, kung alin yun yung tinatawag nila na kubo. Itong kasunod, ito yata. Ito yata yun, yung maraming nadidisgrasya. Ito yun, guys. Ito yun nga yun. Yun nga yun. Mag-o-overshoot ka pag sobrang bilis mo. Okay, nadaanan na natin yun. Yung, ayun, tinatawag nila ng kubo. So, Big C, tas kubo. Correct me if I'm wrong, guys. Chat nyo dyan. Pero yun na yun. So, at least nadaanan na natin. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Solid dal, double solid yellow yun, oh. Ayan, coffee camp dito. Ayan, tambayan din. Anyari sa inyo, mga, ito na yata ang Devil's Corner. Ito na nga ang Devil's Corner, guys. Slow down lang tayo dito. Pagkat marami ang nababengking dito. Nakadaan din tayo sa Devil's Corner. Manukan na yung susunod, alam ko. Manukan, tama ba? Feeling, eto na yata, dito na ba yun? Sa kabila pa. Dito yun. Dito yun, guys. Dito humaharurot ang mga to. Nakatingin sila, guys. Nakakatuwa, eh. Daming tambay din dito, eh, no? Sarap din mag-vlog. Pero tayo titigil somewhere, ha? Check natin kung gaano pa tayo kalayo sa pupuntahan natin. Ay, tumigil si kuya. Wait, siguro dito. Dito. Stop muna tayo, guys. Dito. Wait, matutuloy. Wait nga. Tigil tayo muna dito, guys. Check tayo ng ating... Uy. Check tayo ng mapa. Ganda, guys, oh. Ayan. Nasaan tayo?
Okay. Malapit na rin tayo, Pico di Fino Cafe. So malapit na tayo, guys. Andito tayo. Ayan. Medyo ilang pang bengkeng. Pico di Pino. Kailangan may makikita tayong Pico di Pino Cafe. Tapos gaganon tayo. Alright. Let's go ulit. Ayan, walang katao-tao, guys. Oh, ganda. Kita niyo yung mga ibon, naririnig niyo. Ayan. Let's go na. Konti na lang. Success ang ating ride. Aarating din tayo sa coffee shop. Ayan, guys. So, nasurvive natin yung mga sikat na mga corners dito sa Marilake. Parang malapit na to sa Treasure Mountain. Opa, sa Treasure Mountain na nga to. Ayan o. Pag kumaliwa ka dyan, guys, Treasure Mountain yan. Treasure Mountain. Mount Coolies. Dyan yung mga sikat na mga camping site. Ayun, dito. Dito tayo. Ayan, guys. Dito tayo. Palpitate. Yan, dito. Barangay Kuyambay. Yan, may nakalagay na arko ng Barangay Kuyambay. Dito ang ating pupuntahan. Lapit na rin pala yun, ano? Doon sa pinagstopan ko. Parang ilang minutes lang nandun na. Ganda, guys, oh. Grabe. Ayun, oh. Makikita nyo. Napakaganda. Pundok. Palusong to, guys. Palpitate. Sobrang palusong. Op, yeah. Wow, very nature. Apaka sarap ng hangin. Hahanapin na lang natin kung nasan yung cafe. Kasi sobrang kuliblib at hindi ko makita. Mukhang may mga galing na rin dito. Hanapin natin. Palpitate. Cafe ba to? Pero parang sarado eh, no? Layo pa ba to? O, bandang dulo pa. Marami pa naman taong dumadaan. Uy, palusong. Pababang pababa siya, guys. Sa ingat tayo. Oh, may mga tao pa yun. Ayan. Mga galing siguro yan sa mga cafe, guys. Pero ang ganda ng kalsada dito, ha? Ganda ng kalsada. Mga private farm siguro ito mga to. Slow down accident prone area. So guys, itong cafe na to inasa Kuyambay. Kasi ako nakita nyo kanina agulit yung arko dun yung likuan. Pero nasan kaya yung pupuntahan natin? Mailbox Coffee. Ano daw? Ito na yata. Uy, ang daming tao. Ito na nga yun. Ano siya? Dagsain. Uy, saan tayo magpa-parking? Ang daming tao.
Ito na yun, ito na yun nga yun. So tayo magpa-park. Hanap tayo ng ano, parking. Pwede dito. Dito ko pwede guys. Diyan na lang, no? Ay, dumarating din tayo. Ayun, sakto. Hop. Sige guys. Dami rin tao. Safe guys. Sige. Alright. Marating na tayo. Maraming tao din dito. Ayan, no? Daming. Liblib siya pero pinupuntahan. Dito siya papasok. Ito yung entrance. Okay guys, so yung kararating lang natin dito sa Palpitate Coffee. Ayan, nakikita niyo sa likod ang ganda ng ating background, ayan. Nakikita niyo lang. Kasya pa naman yung mga tao, maraming tao pero buti na nakahanap pa tayo ng upuan. Medyo kulimlim yung lugar. Ay, liblib yung lugar. Pero, marami pa lang tao pagdating sa dulo. So, ngayon guys, iwan ko lang dito sa lugar na to yung gamit natin. Tapos, order lang tayo ng coffee. Tapos, yun. Guys, so far, okay naman yung ating travel kanina simula dun sa Ahon Coffee Shop kung saan tayo nag-start. Ngayon nandito na tayo sa pangalawang coffee na nabavlog natin, which is yung Palpitate Coffee. So, ayan. Pakita ko na lang sa inyo later yung iba pang mga video dito sa lugar. And yep, maganda. Very Instagrammable. So, ayan, order na lang muna tayo guys. Hello guys, so ayan, katatapos ko lang umorder sa cashier and sobrang tagal, like it takes 20 minutes yata or lampas, grabe sobrang tagal. Ewan ko, isa lang yung post, walang priority lane dito, although guys maganda yung lugar, wala kang masasabi. Ewan ko dahil siguro Sunday lang kaya ganito, medyo hassle. Siguro kung hindi naman Sunday, okay naman yung service dito. Yun lang, medyo na-delay talaga tayo sa pag-o-order. Grabe, parang 20 minutes ako nakatayo doon. May umu-order na sobrang tagal. Hindi ko alam kung ano yung problem. At iisa lang ang cashier nila. Walang priority rin. Kaya nagiging issue din. At actually, pagkatapos kong ng pag-order, sobrang haba pa rin ang line. Gawa ng Sunday nga, and maraming tao talaga. So,
Ayan, kung nakikita nyo sa likod, guys, andun pa, sobrang haba pa talaga ng line. So, kung pupunta kayo dito, guys, sa Palpitate Coffee, I suggest pumunta kayo dito ng hindi Sunday or hindi weekend para mas hindi magpapalpitate yung hindi magpapalpitate yung mga puso niya sa sobrang tagal ng pila sa cashier. So, nagbibiroan na nga kami doon. Nagbibiroan na yung mga tao doon. Sabi nila, mukhang doon magdun talaga magpapalpitate yung puso mo sa sobrang tagal. At talagang pasensya lang kailangan mo para before ka maka-order sa kanila. So, ngayon, nag-order tayo sa kanila, 5:43. So, ang oras ngayon is, si-check natin. Oh, dumilim. So, si-check natin mamaya kung anong oras darating yung order natin. Tapos, papakita ko sa inyo, guys, kung ano in-order natin dito. So, marami naman silang variety ng pagkain, kape, sandwich, merienda, may mga food din sila, mga beef, chicken, whatever. So, mga main dishes meron din sila. Medyo pricey lang talaga. Gawa siguro din ng place. Kita nyo naman aesthetic at saka marami. Talagang medyo pang may budget tong cafe na to. So, plan nyo pumunta rito, make sure nyo. Tapos family kayo, make sure nyo may budget kayo. So, may nakita lang ako na parang isang dish lang ha, nagkakahalaga ng 455 pesos yata. So, kaya kailangan nyo talaga ng budget pag pupunta dito. So, in order lang natin guys, isang Spanish latte worth 170, tapos Hungarian sausage na 175. So, ang total ng bill natin is 345 pesos. So, ayan. I-share ko na lang sa inyo later kapag dumating na yung orders natin. So yun guys, so ito nga, nag-double check ako ng aking GoPro. So upon checking, naiwan ko pala na naka-play yung GoPro natin before ako mag-order. So upon checking na record, simula nung inilapag ko yung helmet hanggang sa dumating ako, hanggang bumalik ako. At ang total ng minutes niya is 44 minutes 53 seconds. Ayan o, bumalik na ako. So, 44 minutes, 53 seconds. Ibig sabihin, guys, ganun pala ako katagal nakapila dun sa order ng cashier dito sa Palpitate Coffee before ako bumalik. So, kala ko nasa 20 minutes yung, or 25 ganun, yung pagpila ko, hindi pala. 44 minutes ako nakapila dun. So, ayun, guys. So, kung I suggest kung pupunta kayo dito sa Palpitate Coffee, not weekends, lalo na gantong hapon kasi for sure magpapalpitate kayo sa sobrang tagal ng service or na ng order. Or na tsempuhan lang talaga tayo. So ayun, yun lang naman yung suggestions ko. So mas better kayo mag-visit dito ng hindi weekends para mas ma-enjoy niyo yung lugar at saka yung view. At makapag-picture-picture kayo. So, later siguro mapapakita ko yung taas kasi meron pa tong taas. Nandito lang tayo sa isang deck pagpasok ng cafe. Hindi pa ako nakakaakyat. So, i-share ko din sa inyo guys yung pagkain ko. Okay? Balik ako mamaya. And dumating yung coffee natin, 5:56. So, natapos kasi yung order natin guys kanina mga 5:43. So, 5:56 dumating na yung coffee natin. At least diba? Kahit mauna muna yung coffee. So ayan, Spanish latte guys yung in-order natin. Okay naman siya. So mamaya, yung ate na lang, in-order na Hungarian sausage. Sandwich yun. Okay guys, so ayan, dumating din yung ating order sa wakas. Ang tagal din. Parang 20 minutes din natin inantay. So in-order lang natin guys to. Sandwich lang, Hungarian at saka Spanish latte. So tara, eat na tayo kasi magagabi na, kailangan makauwi na tayo bago magdilim.
Okay guys, so ayan, uwi na tayo. So gabi na, it's past 6. So kailangan, madilim na kailangan tayo muwi. Okay guys, so ayan, galing na tayo sa Palpitate Coffee. Time to go home na, medyo madilim na. So it's 6:33. Awa na tayo, paunahin lang natin mga sasakyan. 6:33 na guys. So bala ko guys, dumaan ng Morong, Pangono, Binongonan, Angono, para maiba naman yung daan natin. So far, ayun nga guys, gaya ng sabi ko sa inyo, much better kung pupunta kayo guys dito ng hindi weekend. So yan, madilim na. Kasi yun nga, sobra 44 minutes yung inantay natin sa cashier. Ang daming tao dito pag weekend guys. Maganda yung place, sobra namang Instagramable. Pero mas peaceful tingin ko siya guys kapag weekend. Ay kapag weekdays, mas peaceful siya. So doon kayo mas makakapag-relax. Oops, di pala ako nakapag ano, nakapag, what you call this, gloves. Pero okay na yan. So yan guys, bali dito kayo liliko from Marilake. Kakanan kayo sa barangay Kuyambay, ito yung road na yun. Tapos kala nyo walang masyadong ano, kasi sobrang tamoliblib. Pero pagdating nyo, may ilaw-ilaw rin naman pala. Kasi pagdating nyo sa bandang gitna, meron naman palang coffee shop. Again, yung Palpitate Coffee guys, hindi siya ganun kamura. So hindi siya pang budget meal. Kung nag-road trip kayo na parang gusto nyo budget meal, hindi siya pang budget meal. Siyempre gawa na rin yan guys ng aesthetic na lugar nila, tsaka yung siyempre yung view. So kung may alternative, pwede rin naman kayo maghanap ng ibang coffee shop yung medyo affordable. Pero etong, kung meron kayong budget, then go ay dito. So depende na lang din sa abutan nyo kung magpapalpitate kayo. So ayun guys, yep. So ngayon is palabas na tayo ngayon ng Marcos, ay ng Marilake. And yep, gabi na, madilim na. Naabutan na tayo ng dilim dito. So i-choose ko na lang na daan is medyo nahirapan si Kuya. Ang lamig. Ang lamig na. Ayan guys, naka-high beam ako. All stock pa yung kulay ng yung all stock pa yung ilaw ng motor natin. So yung nakikita nyo guys sa aking harapan is high beam. Ito ang low beam. Okay, siguro guys, babalik na lang ako. Dito na lang ulit tayo sa Antipolo. Pufag na ba? Since, yan. Ayan, may mga coffee shop pa dito guys, oh. Ayan, may coffee shop pa dito. So, ayan. So, ayun, magkakaliwa na lang ako. Pupunta ulit ng ano, Antipolo, ano. Sa susunod na lang tayo para may ibang view naman tayo sa susunod, no? So yan, pabalik tayo, pakaliwa, pabalik ng Masinag. Ang lamig. Yan. Pwede tayo mag high beam dito. High beam. Medyo dahan-dahan lang tayo guys kasi gabi na. So yan. Mafog na guys, kung nakikita nyo sa aking camera. Oo, oh, naka-fasyo. Naka-fasyo yan sila kuya.
Huwag mo naman paambun eh. Nasa gitna ako ng bundok. Mambun! Lordski, huwag naman ganun. Huwag po tayong ganun. Super dilim po. Ay, di tayo magmamadali. Guys, maraming salamat guys sa pagnood ng aking vlog. And pag, yeah, takarating ka sa dulo ng part ng video na to. And maraming salamat. And kung nagustuhan mo guys ang video na to, please, paki-like naman po and paki-share na din. And syempre, kung bago ka sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button para guys, lagi kang updated sa mga content natin na magpupunta tayo sa iba't ibang mga cafe, yeah, o kung ano mga pwede nating puntahan. So far, ito, pangalawang cafe natin nagmamoto vlog to, which is Palpitate. So I hope yung mga susunod nating vlog, isubaybayan nyo and supportahan nyo po yung vlog natin na. Okay guys, again, ito na, palabas na to ng baras. So ayun, so dito ko natatapusin ang vlog. Maraming salamat and see you guys on our next video. Again, paalala sa lahat, lalo na sa ating mga rider, ride safe and syempre laging mag-obey ng rules and yep, laging uwi ng safe sa ating family. Okay guys, so ayun, maraming salamat and see you guys on my next upload. Guys, wait lang, maano. Malakas siya.